Yeah. So, good morning, guys. Ngayon, mag-change oil tayo. Yun, 14. Oh, kunot ah. So ayan, ang pag-change oil ng Rider FI, ewan ko sa carb ganito rin, kung ganito, dito sa part dito sa side daw. So first time ko to, saka wala akong measuring cup, so 1.3 ang kailangan, medyo makangapa tayo ngayon. Okay, so pass forward na lang natin, kasi alam ko naman din nyo rin may enjoy to. First change oil, pero pinalitan ko na rin kaagad na ito. Ang magiging pattern ko nito is every other change oil, saka lang magpapalit. Well, 75 pesos lang naman ito. Genuine part ng Suzuki. So, yan. Ito muna unahin natin bago natin ilagay yung oil o bago natin tapusin yung doon sa ilalim. So, yan. So ayan guys, yan. Mas magandang original ang gamitin nyo kesa sa mga ano, mas mura lang din naman kasi ito, original pa nagawa ni Suzuki. Sa 29 yata ang bili ko. Gagawin ko dito, i-lubricate ko lang ng oil, no? Papasukat ko na siya kagad ng oil para mabilis na lang yung oil na papasok mamaya. Okay. As tandaan nyo guys, kapag maganito, kahit dun sa may drain plug washer niya, drain plug niya, tamang higpit lang ano. Kapag ganun lang ng kamay nyo, huwag nyo masyadong higpitan para iwas loose thread or putol ng mga ganito bolts, no? Kasi kahit na pag higpit lang naman yan, umiinit naman yung makina nyo, hindi mo matatanggal yan. Tsaka meron naman siyang rubber dito sa glaw-law na hindi naman yan magtatagas. So yan, okay na tayo dito sa filter, doon naman tayo sa kabila. Naubos na yung oil or na-sure nyo, mas maganda siguro kapag mag-change oil kayo ng ganito, kasi nasa side din naman siya, mas maganda siguro pag naka-side stand to. Ngayon ko lang sinenter stand kasi nagpalit tayo ng filter sa kabila, tsaka yun kasi napanood ko sa YouTube eh. So ito, isa pa palang papalitan nyo pag bibili kayo. Ito. Yan ang washer. Hindi ako nakabili ngayon, baka na-exchange oil ko na lang. Isa rin sa advice ng mekaniko sa akin, anong katrabaho ko. Ayan. Ayan. Ang pagsuot nyan, nasa ilda, sa loob yung ito. Itong dent nya. Ayan. Paloob. Next change oil ko na siya babalitan. Okay.
Simulan natin. Ayan, okay na. Yung kanyang fuel level, gigit na pa yan mamaya kapag pinandar na natin. So, painitin natin. Pwede munang i-re-rev ah. Tulad lang din naman ng ibang motor to. Paini-sindi nyo. Tapos, pag naisindi, pag umandar na, hayaan nyo lang na naka-idle. Hello.